So welcome ulit sa akin channel. Sana hindi mo in-skip yung advertisement. So ang topic natin ngayon is kung paano gumawa ng 3D tower. So first step, yung gagawin mo is mag-search ka ng image ng tower sa Google, tapos i-import mo sa CAD. After mo mag-import, gumawa ka ng outline ng tower. Kagaya nitong nasa example dito ngayon, itong image na to, itong pula, ito yung sinasabi kong outline niya. So kung meron kang na-import sa CAD galing sa Google, pwede mo lang i-trace yung image gaya nito, dito. Pwede ka lang gumawa ng line dyan, determine mo yung endpoint to endpoint niya, yan, hanggang sa mabuo mo yung outline niya. Kahit yung dito lang, yung half lang niya, yung kunin mo. Kasi, kung half lang yung kunin mo, pwede mo lang yan siya i-mirror para mabuo yung object. Gaya nito, example dito, pag i-mirror natin yan, automatic na mabuo na yung object mo. So, yan yung purpose. At saka yung dito naman, yung sa mga angle bars niya, gagawa ka lang ng line na diagonal, tapos i-offset mo, at saka i-trim hanggang sa mabuo yung ganito. Gaya ng nakikita nyo na example sa screen. So, ganyan lang yung pagbuo nito. So, ganyan. After mo makomplete ang ganitong itsura niya, nito, i-mirror natin hanggang sa mabuo na yung ganito. Yan. Hanggang sa maging ganyan na yung itsura niya. Erase muna natin tong picture. Yan. Tapos, pag mabuo mo na yung ganito, yung complete 2D projection, i-copy natin tong isang outline. Ito. Yan. Copy natin ito. Tapos, i-erase natin tong line na to. Dapat yung yung image is dapat siyang walang line na parang magsta-stop ng flow niya dito sa loob. Yung parang barrier sa region niya. So yan. After mong bumuo ng ganyan, itong mga red na outline natin, dapat nating i-join yan siya. So join, G for join, i-join natin siya dalawa para maging isang close object. Yan. Tapos yung mga white object natin, dapat din natin i-join. So, G, join natin lahat yan. Except yung red. Disinect yung natin yung red. Enter. Yan. So, pansin mo. Kasi, pag pumunta na tayo sa isometric, itong red, i-extrude natin yan siya. Tapos, itong mga triangles, i-extrude din natin. Tapos, isa-subtract natin ito sa object ng red. So, mamaya, makikita ninyo kung paano natin gagawin yan. So, balik tayo dito. Ito naman isa. Yan. Since naka-join to, i-explode natin to siya. Tapos, kunin natin itong arc. Kasi, gagawa tayo ng line. Yan. Auto off. Yan. Gawa tayo ng line hanggang sa mag-close yung niya. Mag-close to siya. Oops. Kaya dito, yan. Yan. Tapos, i-match natin to para isang umik na siya. Yan. Tapos, i-join natin. Assuming, ito yung object 1 natin at saka ito yung object 2. Yan. Matapos mong
ma-join lahat ng object, pwede ka nang pumunta sa isometric. After mo pumunta sa isometric, i-extrude natin sila. Una itong object 1. Extrude natin yung lahat ng, assume natin yung height is 50. So, 50. Yan. Tapos, punta tayo sa conceptual. So, wala pa siyang butas. So, dapat natin batasan yan by using subtract command. So, balik muna tayo sa 2D wireframe. Yan. Tapos, mag-subtract tayo. So, SU for subtract. Tapos, select natin tong object na to. Yung outline natin na ginawa kanina. Yan. Enter. Tapos, yung mga pangbutas natin. Yan. So, yan. Balik tayo sa conceptual. So, ito na yung itsura niya. Pansin nyo, wala pa yun siyang curve na makikita kung mag side view siya, diba? So, dito napapasok yung objecto natin ito. Yan, extrude natin yan siya. Assume natin yung height is 50 rin. Yan. So, meron na tayong dalawang object. After na yan, balik punta tayo sa isometric view ulit. Tapos, front. Yan. Tapos, itong object 2, i-rotate natin yan siya. So, rotate natin yan siya ng 90 degrees. Kahit saan dyan, 90. Yan. Tapos, move natin ito. Yan, dyan. Tapos, balik tayo sa southwest isometric. So, ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng pattern ng intersection nitong dalawa. Meaning yan, kukuha tayo ng nitong angle natin is yung itsura niya is parang ganito, yung may butas-butas, tapos yung ano niya is naka-curve ng ganito. So, basically, pag nag-command tayo ng intersect, para tayo nag-trim. So, mawawala itong ito, tsaka ito na side, dito, at tsaka dito, mawawala ito, at tsaka ito. So, yung matitira na lang is yung exact nitong para may mga angle bars, at saka itong may curve. Itong line na to. Ito. Ito na lang yung matitira. So, para magawa yan, command tayo ng intersect. So, IN for intersect. Click natin yung object 1. Itong may mga angle bars. At saka itong object 2. Yan. So, enter. So, yan. Pansin nyo, sumunod siya sa yung parang may curve natin na object, yung sa object 2, tapos yung object 1 is yung may butas-butas. So, yan yung purpose ng intersect command. So, after that, erase natin to siya, itong mga unnecessary object. Yan. So, malapit na. Gawa na lang tayo ng tatlong object para ipagdikit-dikit natin para maging tower. So, para magawa yan, balik muna tayo sa isometric. Tapos, i-rotate natin ito siya na 90 degrees patayo. So, pwede tayong pumunta sa left view. Tapos, i-rotate natin siya ng 90 degrees. Yan. So, yan. Nakatayo na yan siya. So, after nyan, punta tayo sa top view. Yan. Pagpunta mo sa top view, pwede tayong gumamit ng mirror. Yan. Tapos, midpoint. Yan. Low.
So, pansin nyo, dalawa na lang yung kulang para maging complete na siya. So, dito na side at saka dito na side. So, pwede tayong mag copy lang nito. Yan. Yan. Tapos, i-rotate natin. Oops. Erase natin muna. Pwede tayong mag-copy nito. Example, i-copy natin ito. Yan. Tapos, i-rotate natin ng 90 degrees. Yan. Tapos, ilipat natin. So, yan. Apat sila. So, sa ganyan na paraan, parang matagal-tagal siya, di ba? Kasi magka-copy, tapos mag-mirror ka. So, it takes time. So, ang gagawin natin ngayon is, para mas madali, gamit tayo ng array command. So, array, select object, select natin to. Yan. Tapos, polar. So, yung axis point natin is yung midpoint niya. Dito. Yung pinaka-mid talaga. Yan. Tapos, 4 lang dapat kasi 4 lang yung sides ng tower. Yan. So, yan. So, pansin nyo, ito na yung tower mo. Yan. Realistic. Tapos, zoom natin. Yan. So, yun na yung itsura ng tower. Continuous. Yan. So, yan lang, no? So, madali lang siya. So, pag-practisan natin para makuha din natin yung tamang timpla. So, yun lang. Kung nagustuhan mo ang tutorial na to, hit like button. And don't forget to subscribe if bago ka pa lang sa channel. Thank you.